Ayan, nandito si Lola sa aking isang project na Ampalaya. Ito ang ginawa namin ni Lolo. Nag-eksperimento. Another, nandito sa container. Ayan, tinaniman ko ng apat na buto na Ampalaya. Ayan na, nagbunga na sila maliit. At meron ng tatlong malaki na pwede nang kunin ni Lolo, Lola ngayon para gawin naming ulam ni Lolo. Ayan. May malaki na, pwede na siya kunin ni Lola. Ah, ito. At saka ito. At ito pa. Dami pang mga bulaklak. Sana magawang malaki. Tumubo ng mabuti para makagulay pa si Lolo. Magha-harvest na tayo ng ampalaya. Ayan. Pero hindi lang matwid, no? Pero wala namang walang sira. Ito medyo perfect na kasi binalot ko ito ng cellophane. Ayan. Buti pala ibalot natin. So may mga maliit dito, tiyagaan ko lang balutin. Ito rin. Ayan. May nakuha na si Lolang tatlong malalaki. So, ready for breakfast namin ni Lolo. Ayan, na-ready na ni Lola ang ampalaya natin. Yung unang harvest sa container. Ang ampalaya na nandun sa container. Ayan na. Dami na. Nilagyan lang natin ng tatlong egg. At saka itong ating mga pangsahog. Magluto na tayo sa ating pang-almusal ngayon ni Lola at Lolo. Ayan. May nakalagay na na-oil. So, kahit tatlong piraso muna ang nakuha ni Lola, at least may makakain na si Lola at Lolo ngayong umaga. First harvest ng ampalaya sa container garden lang. Itlog lang ang katapat. At yung itlog namin hindi commercial, yung Bisaya, yung galing sa aming manok. Organic. Itong egg namin, hindi ito commercial. Ito'y galing sa aming mga inahing manok. Dali lang ito maluto, mga kapatid, kasi ampalaya lang ito.
So, madali lang. Ayan. Tatlong piraso lang. Dami na. Nakakain na kami ni Lolo ngayon. Ang palaga. May sariling anin. So, hindi ako magbibili ng ano, ng commercial na ampalaya kasi sabi nila dami daw mga ini-spring mga insecticide na ano, mga hard. Kasi ito ampalaya dito ma ano, dito ma magiging malaki o yung stretch ganit pag hindi lagyan ng ano, yung insecticide na mas, ano, mas, ano yun, yung strong. So, sa akin, ito, walang insecticide, binalot ko lang ng smoke cellophane. Binalot ko lang, then pag medyo malaki na, hindi na siya maano sa mga insect. So, kinuha ko na. Yung mga maliliit, inano ko, binalot. Kasi hindi siya magano. Kung magawa tayo ng plantation ng ganito, para sa amin ni Lolo, hindi kami kaya. Hindi namin kaya kasi, ano ito, para itong ano, daming mga gawin upang magkaroon ikaw ng mga magagandang bunga. Sa amin, tatlong piraso lang yung buto na nilagay ko sa isang container. Ayan. First harvest, tatlo din. Okay lang. Kasi yung abono ko, yung mga ginawa kong abono, yung tinaniman ko, yung mga nilagay ko sa aking container, yung mga ano ko, yung mga waste ko. Yan lang ang ano nila. Yung pataba nila. Ayan na. Ready for breakfast. Ayan na. Ito na. Ready. Dami na. Yung tatlong pirasong ampalaya. Tinaw. Ayan. Ready sa aming almusal. Okay, mamahaw. Kain tayo sa ating ampalaya with egg. Ang first harvest namin sa aming container garden na ampalaya. Kain-kain, mga kapatid. Mahaw-mahaw. Pamahaw. Mahaw gulay. Aming pamahaw, ang aming ulam from our mini farm. Egg galing sa kang papang mga inahing manok. At yung ampalaya galing sa aming container garden. First harvest. Tulo na dyan kabok pa. Na nagsunod. So wala itong ano, spray, binalot ko lang ng cellophane. Organic talaga. Sige lang tagkaw organic ano. Organic para sa mga
Frankie, sing one. Senior Citizen. Para sa mga retirer. Retire, mga retire. Mga retire nga walang pensyon. Papaitlog manok dito. Unong kabo. Unong? At itong kwa ang ito, unto. Okay, para na punto pang laga. Lagaon. Itlog sa Bisaya. First experiment namin ni Papa to. Kasi hindi talaga ako nagtatanim ng ampalaya. Hirap talaga itong ampalaya. Kasi madaling maano ng mga insekto. Sira. Masira. Pag itanim mo sa lupa, parang madali lang, di man tumubo. Ngayon, nilagyan ni Papa yung container para experimentuhan ko ulit pag tumubo. Ayan. Mga pila lang, kabulan pa. Una yung batong. Ang batong madaling tumubo, madaling makabunga. Yung ampalaya medyo dandan lang, pero nakaano na. Mga 2 months siguro, nakaano na siya, nakabunga. Hindi katulad ng mga farmers nito na dali lang pano. Kasi daming fertilizer at saka daming mga pang spray. Hindi talaga kami marunong ni Papa, pero glory to God, eto, nakakain na. Kain na kami ng sariling amin. Kahit maliit lang yung mga yung mga space namin dito. Walang problema. Basta masipag ka lang kahit na gagawa mo. First man naglamak bilis siya. Pagbilin ito sa sa restaurant, mga 30, 25 ang per maliit lang. Takos. Gamay lang. Sato, walay 30 pesos. May naiwan pa doon panghalian natin. Tipid. May daghan. Tipid si Lula. Yung 3 peraso, may tanghalian pa kami, so katipad kami yung 2 kainan. Pag hapunan, maghanap na naman si Lula ng may ulam namin. Tipid lang may kayo. Palit may giroplano ba? Kayo mag giro. Magsakyan. Tipid kasi dami tayong pera. Magtipid ang mga senior kasi dami kaming pera ngayon. Tipid. Hindi naman.
ano lang. Inano lang ni Lula na sapat, makakain tayo. Silang, kakain na. Hindi, mapas mo ang mga tigwang. Hirap na. Mapas mo ang tigwang dire. Ayan. Busog na. Busog na. Ayan ulit. Thank you sa lahat. Thank you sa lahat na nag-subscribe sa amin, nag-like, nag-share, at sana yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa our channel, Nemia and Lester's Mini Farm. Thank you very much. God bless. Happy Saturday. Bye-bye. Bye-bye.